Magandang gabi bayan. Simulan natin ang balitaan sa asukal. Ininspeksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang tatlong bodega sa Silang, Cavite, kung saan nasa mahigit 300,000 sako ng asukal ang nakita. At live mula Silang, Cavite, nagpapatrol Lady Vicencio. Lady, masasabi bang ang asukal na ito ay iniipit para hindi makarating sa merkado? Karen, ayon sa DA at DTI, hindi masasabing iniipit ang mga asukal na ito dahil may mga kaukulang dokumento ang mga ito. Pero binigyan sila ng 7 araw para magsumite ng mga karagdagang dokumento. Base kasi sa mga inisyal na dokumento na ipresenta ng representative ng mga bodega, nakalaan na para sa food manufacturers ang mga asukal na ito at hindi para sa merkado. Sako-sakong asukal ang tumambad sa DA at DTI at Sugar Regulatory Administration sa tatlong warehouse dito sa Silang, Cavite. Nasa 350,000 bags ng refined sugar ang laman ng tatlong bodega. 314,000 bags dito ay imported mula Thailand. Ayon sa representative ng mga bodega na tumangging magpahayag sa camera, iba-ibang food manufacturers ang nagmamay-ari ng mga naturang asukal at inuupahan lang ng mga bodega. Sabi ng Department of Agriculture, kailangan pang beripikahin ang mga dokumento ng mga imported na asukal. Ang ipinagtataka nila, ang nakitang locally produced na asukal na nakaimbak din sa bodega na nasa 36,000 bags na nakalaan pa rin sa industrials o food manufacturers. Dagdag ng DA, kailangang ipaliwanag ng food manufacturers kung bakit may imbak pa silang lokal na asukal pero lumahok pa sa importasyon. Matatanda ang eksklusibo sa industrials ang unang importasyon ng asukal at walang nakarating sa mga palengke. Mungkahi naman ng DTI sa mga kumpanyang ito na i-convert o gawing pang domestic consumption ang imbak nilang asukal na hindi pa nila kailangan sa ngayon. Ang kino-question namin doon is yung local sugar na nandito eh meant pa rin sa industrial. So kung ganun siya, mababawasan uli yung local consumers ng supply ng sugar dahil pupunta na naman sa industrial yung mga local sugar na nandito. Gusto sana natin ma-convert siya into domestic consumption para bumaha naman ng asukal sa retail. Hindi tayo kakabahan at saka hindi tayo matatakot sa pagtaas ng presyo dahil walang asukal. Karen, iminungkahi naman ni Albay Representative Joey Salceda na i-abolish na ang Sugar Regulatory Administration. Ayon kay Salceda, ay dapat technical expert na ang nagpapasya kung kailan at gaano karami ang iniaangkat ng bansa. Hindi naman pabor sa pagbuwag ng SRA ang presidente ng UNIFED o United Sugar Producers Federation na si Manuel Lamata, pero dapat umanong mawala ang mga tiwaling opisyal sa SRA. Sinabi naman ng mga otoridad na patuloy silang mag-iinspeksyon sa mga bodega ng mga asukal para malaman ang tunay na dami ng asukal sa bansa. Karen? Lady, matanong ko lang, no, ipinaliwanag ba ng DTI at maging ng DA ang dahilan kung bakit ganyan karami ang asukal na nakaimbak sa warehouse? At saan ba dapat ito ilabas? Anong plano? Ba't nandyan? Yes, Karen, ayon sa DA at DTI, sa pakikipag-ugnayan ng mga representative nga nitong bodega na ito, kung saan nakita itong mga libo-libong mga asukal ay para ito sa mga food manufacturer. Ibig sabihin, ito yung mga kumpanya na gumagawa ng mga pagkain, ng mga beverages na nangangailangan ng asukal. At ito nga yung kanilang mga importation order mula pa doon sa programa, sa importation program sa ilalim ng Sugar Order Number 3 na nangyari na nga at naprubahan na nitong unang ngayong taong ito. Sa unang parte nga ng taon ay meron ng mga dumating na sugar mula sa Thailand at ito na yung mga ilan sa mga asukal na galing mula sa Thailand na para sa industrials at hindi para sa mga palengke, Karen. Alright, para sa industrial pero nandyan pa din, no, Lady? Maraming salamat sa iyo, Lady Vicencio, nag-uulat ng live.